yun, Merry Merry Christmas sa inyong lahat, guys. Lalo na sa mga katulong ka-helper sa construction. Wala tayong magawa ngayon, araw ng Pasko, may gawa kaso wala. So, ang gagawin natin ngayon, kundi... kundi salusala ng bahay. Yan, nagluluto tayo. Yan, oh. Gulay. Gulay. Yan. Gulay ang ano natin ngayon. Araw ng Pasko. Wala tayong magawa. Kundi ganito. So, Merry Merry Christmas para sa inyong lahat. Mga kamag-anak ko sa probinsya, mga kaibigan ko ngayon. Dito, mga kapitbahay, Merry Christmas sa inyo. So, ito, nagluluto muna tayo saglit. Yan, may gawa ko ngayon. Kaso nga lang, tulog pa yung ano, kaya pabukas na lang ulit. Nagluluto tayo ng sinangag. Ang daming kaning natira, wala. Oo, oh, kanin. Isasangag natin. Sayang. SM Manila, mga kaibigan natin, oy. Alam ko may pasok kayo mamaya. Merry Merry Christmas. Kuya Chris! Oy! Kamote. Kamote. Ando si Sali. Pakuha na si Sali. Ito na lang, ha? Dito na! Bibili na ako na! Kuha na lang ako mamaya, oh! Ay, dyan! Ayan, oh. Mga kaibigan natin dyan sa SM Manila. Merry Christmas sa inyo kay Sir Jimmy, kay Sir Dave. Yan, sina Ariel. Merry Merry Christmas sa inyo. Wala kami ka na yun. Pinya, 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 pinya. Yan. Mayroon SpongeBob. Wala tayong mga trabaho ngayon, pandemic. Kaya hanggang construction muna tayo. Sabi ko pag may nagbibigay. Magulo. Hindi rin tayo nakakapag-gym kasi wala. Sarado lagi. Yung mga friends ko sa Facebook, oy, Merry Merry Christmas sa inyo lahat. Mga nasa probinsya, mga batch ko. 2001 batch, sina Farah. Lahat kayo dyan, Merry Christmas. Guys, dito ako, kita nyo na ako. Personally, yung mga friends ko sa Facebook, nakakala siguro yung profile ko, yung dito to. Yan, ito na ako. Merry Christmas sa inyo. Yan. Merry Christmas and Happy New Year. Yan. So, dahil Pasko ngayon, dito lang tayo sa landang bahay. Ibigay ng pamasko. Pag may pamasko tayo, kung wala, patawad. Yan lang talaga eh. Halos wala naman tayong kinita ngayong pandemic. Sapat lang sa pang-araw-araw. Trabaho tayo sa construction. Mga bigay ng mga kaibigan natin mababait, mga kapitbahay. So, nagpapasalamat din ako sa lahat sa mga kapitbahay natin na tumutulong sa amin. Na sa panahon ng kagipitan ganito, hindi sila nangiiwan. Thank you, Arman, si Jeff, si Kuya Junjun, si President. Yan, Merry Christmas sa inyo. Mga kapitbahay natin yan, mga Merry Christmas. So, sa maghapon natin ngayon, bawal uminom. Hindi naman tayo umiinom. Tamay. Kaya ganito na lang gawin natin maghapon. Mag-video okay, dito sa bahay, kain. Yung mga ka-helper, oh, mga ka-helper dyan. Buhay helper, pagkastusan ng ganitong panahon, eh, bukas wala na naman. So, wag ganun. Isipin nyo lagi lang na pagpasko, magdasal lang. Pasalamat sa Diyos sa lahat ng isang buong taon. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos dahil siya lagi ang gumagabay sa atin sa araw-araw. Siya ang bibigyan ng solusyon sa ating mga problema. Pag ganito, Diyos lang ang malalapitan natin lagi. Tandaan nyo yun, mga ka-helper. Ayan. Mga parents ko sa probinsya, mga pinsa ko, Merry Christmas sa inyo. Happy New Year. Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalusugan. Sabi, huwag maguloy. Salamat sa inyo lahat. Kahit malayo kayo, sana huwag kayo makakalimot sa Diyos. Pasalamat. Ito mga makukulit dito. Ang daming makukulit. Ayan, no choice tayo. Makukulit sila eh. Ayan, yung sinasanga ko, wala na. Sunog na. So, ayan. Ay, sabi ko, humusog eh. Bago naman tumasok ng Pasko, isang linggo mula ngayon eh, nagkaroon naman tayo ng kontrata. Eh, niyaya ko ng dati kong boss, so naging helper na naman ako ulit. Bali, nakagawa na tayo ng tatlong project ngayon. Ay, nakikita. Bago ng Pasko. O, that focus lang kasi yung sa isa, medyo
hindi pa tapos. Kaya yung gagawin sana namin ngayon, eh, kaso wala eh, Pasko eh. Nakasara yung pinto. Ngayon, ganun na talaga buhay. So, bukas na lang ulit ang trabaho. Mga ka-helper dyan. Ayan. So, yun nga. Ito na. Kahit taghirap. Kahit pa paano, makakaraos na lang yung buong taon. Buong taon na kahit pa paano, wala tayo ganong problema. Problema lang natin yung mga yun. Bill ng kuryente, tubig. Lalo pag ganito yung mga araw ng ano, consuma ng kuryente. Pero okay lang yun. Magagawa ng paraan yan. Yan. Kami wala kaming kahanda-handa ngayon. Taghirap lang eh. Pandemic kasi. Kaya naman tayo nakuha magandang trabaho. Pag construction lang. Helper tayo. Kaya buhay. Please life. TV. Kasi ipakita ko sa inyo ang buhay ng isang apektado sa pandemic. Walang ma-apply. Hindi makapag-apply ng trabaho. Hindi sa construction lang ang karabagtak. Lalo sa mga kalalakihan. Hirap din yung may motor din ako. Kaso ano ako sa pagra-ride. Lalo na pag mainit. Ayoko. So, pinapatos ko na lang yung mga trabaho dito sa kapit-kapit bahay namin. Kasi medyo marami na naman na naglipatan. Naka-relocate. Ah! Ano pala ito? Ito, oh. Kina-challenge ng anak ko tong ano na to? Ito, oh. Tatapon na daw eh. Kasi maanghang. Diyos ko. Balik natin. Alam nyo guys, tong pagkain na to. Ano ba to? Tawag dito? Samyang. Songsangyang. Ay, oh. Ah, bulldog. Ako, Diyos ko po, ang angahang nito. Ang angahang, grabe. Masubukan ng iba. Pero sa Korean at saka sa Chinese, sisiyo sa kanila to. Pero sa ating mga Pinoy, kahit sabihin ko na matapang ka sa sili na bunga, sili na bunga, yung pinakamangang na sili na bunga, mas malala to kaysa sa ano, sili. Grabe. Ayan o. Challenge yung anak ko. Eh wala. Hindi naubos. Kala kaya. Ayan. Ayan. Pinapaubos niya sa akin. Kaso hindi ko rin kaya. Kung makapit mga kahelper yung anghang sa lalamunan. Eh pag sinubo mo to, kailangan mayroon kang matamis. May matamis ka na isabay. So, hindi pwede mo i-gamit yung pan-challenge-challenge to sa mga hindi kumakasanay sa manghang kasi turado, magkakalmurana siya. Pag lumabas sa pet mo to, ang-anghang, sobra. Di ba, pag nagsisili ka, maapli sa pet ka, gano? Ito, sobra. Ay, takot. Sa sili, pag pinipiga ko yan, inyago ng toyo, kalamansi. Wala, kahit lagyan mo ng ilang piraso. Kahit 5, 6, 7, 10 na sili, dibdig mo doon sa toyo at sa ano. Ikumpara mo dito sa pantantong na to na pinag-challenge nila. Binili namin to, pare-try lang ng anak ko at nakita ko, sinubukan ko rin. Hindi ko kaya. Pero kung may bayad, kakayanin ko to. Oh, may bayad. Oo! Oh, may bayad to, challenge. Kung may bayad to, kakayanin ko to. Pero huwag natin buksan kasi sa mga siguro sa mga may sakit sa puso ko, hindi pwede itong pagkain na to kasi sobrang manghang to. So, sobrang anghang. Hindi mo maano yung pagkain na ganito. Sobrang anghang niya eh. Guys, may tumatawag. Mamaya ka na sasagutin, no? Eh, naka-live ako ngayon. Nag-video para sa mga kaibigan ko dyan, nasa malayo. Alam nyo, matagal na tayo din nagkikita. Almost 21 years na hindi na tayo mga nagkita. So, ito ako ngayon. Mukha ako ngayon. Ganito na. Ano kaya pa rin? Ano kaya ang mga itsura natin ngayon kung magkita-kita tayo? After 21 years ngayon. So, additional na natin. Tapos 10 years ulit, bago tayo magkita-kita mga kabats, matay tayo nyo. Lolo at lola na tayo nun. Parang kailan lang tayo, no? Mga bats. Saya-saya, graduation natin ng college. College tayo. Saya-saya, kaya parang ang sarap balik-balikan yung mga ano natin, panahon natin.
So ngayon, wala na eh. May mga obligasyon na rin tayo. Ano yung mga naging obligasyon ng mga pamilya natin ngayon, mga parents natin ngayon, nagiging tayo naman ngayon. Maliban lang dun sa mga wala pang pamilya hanggang ngayon. Mga basta natin dyan ay mga political science, mga education, mga basta natin dyan, mga kaibigan natin, mga teacher natin ng college, eh sir, ma'am, kumusta? Sana dito na ako sa Maynila, tumira talaga. Miss ko na rin yung lugar natin kaso matagal pa bago tayo makauwi. Kasi gusto ko na rin makita kasi ang laki na ng pinagbago. Ayan. So bukas, bali, tatlo yung naging project namin, no? Hindi ako siyang may kontrata. Pero gusto ko man na coverage yung gawa. Wala eh, yung itong cellphone na to, may ko na hawakan, yung bunso ko kasi gumagalay, namamasko eh. Eh sa akin muna yung cellphone ngayon maghapon. Ayan. Kasi madalas nasa bunso ko yung ano, kaya hindi ko ma-update yung gawa ko. Para ipakita ko sa mga ka-helper. Anong buhay helper talaga sa construction? Sa kontrata, magkano sinasahod, lalo na pag arawan ka o pakyaw ka lang. So, alam naman ng mga ka-helper yan na ang buhay helper mahirap. Kasi, kung parang ang binibigay lang sa'yo, bariya-bariya na lang sa pakyawan o sa kontrata. Lalo pag hindi matino yung boss mo. Pasensya na sa mga boss na mabait, okay lang. Pero yung swapang sa pera. Yung halos hindi niya manon yung paghihirap ng helper niya, yun ang mahirap. Bakit ko ginawa ito? Kasi gusto kong malaman ng mga iba na yung mga helper sa construction na lagi silang nabibilad sa araw, naghahakot ng mabibigat, sila pa yung mga maliliit ang sahod sa tutulang. Alam nila yan. Minsan wala pa sa minimum. So challenge ko sa inyo mga ka-helper, huwag na kayong pumato na yan. Maging malakas lang kayo at magkaroon kayo ng ano sa sarili. Tibay ng ano sa sarili yan, kakayanin nyo yan. Kesa yung lagi kayo sumasama sa forma nyo o sa mga boss nyo para sa ganitong trabaho, nagpapakahirap kayo, nakatayo lang yung boss nyo, nagtuturo-turo lang kung anong gagawin nyo, kayo wala. Diba? Pero yung boss ko talaga, yung bali tatlo yung pakyaw namin, okay naman, hindi ako inarawan. Kasi, computed ko na yung araw kung ilang araw matapos eh. Kasi ginagawa ko na rin yun. Kaya yung boss ko, kasama ko yung foreman ko ngayon. Pag may gawa siya, lalo na pag ano, kasi may mga helper siya kasi na hindi alam kung ano yung mga susunod na gagawin. Kaya ako, medyo may knowledge na rin ako bilang helper at saka mga sa paggawa namin dito. Kasi madalas na in-install namin dito, second floor, bakal. So, ituturo lang sa akin ng foreman ko. Foreman na rin tawag ko yung kasi marami akong natutupunan. Kahit iwanan na niya ako pagbalik niya, na-setup na yan. Sasaygan na lang, kisamihan na lang. Ganun kabilis. Kaya medyo maganda rin ang naging Pasko niya ngayon. Kahit papaano, nakasolve na rin sa problema. Kahit sabihin naman natin na lumampas naman tayo sa minimum ang binibigay niya. Kahit lumampas naman tayo, may kunting bonus na binigay. Kahit nga, yung pakyaw namin na isa, dapat na 4 na araw, nakuha lang namin ng 2 araw. Talagang sinagad namin sa oras para lang matapos, kaso kinulang kami sa materyales. Bali ko nga na ipapakita ko sa inyo lahat yung mga pinakyaw namin na hindi naman ako inarawan kahit pa paano. Kasi nga iba kasi yung mga helper na kinukuha na tagabot ng lagari, ultimo grinder, hindi pa marunong. Kaya yun ang tinanong ko sa inyo mga helper. Maglakas loob kayo. Kung ano yung mga ginagawa nyo, huwag kayong magano na tagaabot lang ngayon. Kasi yung sinasamahan mo, like for example, mga carpentero mason, kung tagaabot ka lang lagi, malamang, sigurado yung kita mo. Imbis na madagdagan, hindi na kasi kapag nakita ka na patayo-tayo lang, yun ang pinakano. Kapag helper ka, maging ano ka sa advance ka. Kailangan lahat, gawin mo rin kung ano yung kaya mo at mag-suggest ka kung ano yung pwede mo mga gawin trabaho mo bilang isang helper. Pero ako, hindi ako naman nagano na helper talaga eh. Marami akong trabaho alam. Pero sa ngayong panahon ng pandemic, talaga medyo mahirap maghanap ng trabaho. Pandemic.
nag-resign ako sa trabaho ko 2013. Hanggang ngayon, abutan pa ng pandemic, nagkatrabaho ako, na-lockdown, alam na. So sa construction ako nag-focus ngayon. Kasi may idea naman tayo, may ano naman tayo sa pagko-construction. Hindi tayo nawawalan kahit papaano, pang araw-araw. Ayan. Wala pa yata ang asin yun ah. Lagi mo ng asin. Saka ko ang contingency. So, bali ako na lang may iwan dito sa bahay. Ayan. Pag may pumunta rito, wala. Wala naman ako magawa. Hindi... pag ano ang mga ako dito, ano yung makain. Ako may iwan dito, sasara ko yung pinto. Ayan. Mag-video okay ako maghapon. Ayan. Yan ang gagawin ko. Ayan. So, inuulit ko sa inyo, Merry Christmas. Marunong kayo magpatawad ngayong araw, panahon, kahit pa paano. Para gumaan-gaan ang pakiramdam niyo sa pagpasok ng bagong taon. Marunong kayo magpatawad, magpasalamat sa Diyos kung anong meron kayo na ibinigay sa buong taon. Kontento kayo kung anong meron kayo, huwag na kayong maghangad, huwag kayong magyabang. Dahil yun ang pinaka ano sa lahat, nakahawak ka lang ng kunting pera, hindi alabang ka na. So huwag ganun mga ka-helper. Matuto kayong bumalansin. Huwag yung i-level yung sarili nyo sa pinakahawak lang ng kunting amount. Sabi nyo, mapera na kayo. Huwag ganun. So ngayon na ulit ako nakapag-vlog dahil hindi ko man lagi nahawak yung cellphone na to. Medyo ginanahan yung anak, yung bunso ko na gumala. Ayan. Mga ka-FB friends ko dyan, Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas sa inyo. Na... sobra talaga ang ano ngayon dyan? Uy, sina Mitch. Uy. Merry Christmas sa inyo dyan. May papanood ko sa inyo. Merry Christmas. Happy New Year. Ayan. Ayan, Merry Christmas ha sa inyo. Mga manamamas ko sa labas. Ayan. Ayan o, mga namamas ko sa labas. O, daming tao sa labas. Kasi itong tirahan kasi na namin to, relocation na to, village na to. Village na condo type ang style for second, third floor. Bawat block, bawat isang, sa isang building 36, isang building 36, pero bawat floor yun. Yun ang system dito. Kaya tahimik dito, pag sinara mo pinto, wala ka na maririnig sa labas. Napakaganda. Pagsalamat kami kay Mayor, Mayor, Merry Christmas. Rex Gatchalian. Ayan, kumakain na naman sila. Ayan. Sa lahat, buong mundo, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana, supportan nyo ang YouTube ko. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at saka pakipindot na rin yung notification para ma-update kayo sa mga iba pa kong susunod na vlog, video coverage sa mga pinagagawa ko, lalo sa mga ka-helper. Ka-helper dyan. Yan, mga ka-helper. Buhay helper, masaya, maimita, wala. Wala na talaga buhay, depende na sa sinasamahan natin. Yan. Saka sa mga susunod na araw, pag medyo maganda-ganda na yung pagpasok ng bagong taon. Yan, makapag-upload din ako ng mga gym. Pag na-edit ko na lahat. Yan, mag-gym, yan. Mag-gym tayo. Kasi medyo napag-iwanan na ako ng gym. Hindi naman tayo pwedeng mag-gym. Dito na lang tayo sa bahay nag-gym pag may time. Ayan. Malaki na ang pinagbago ng katawan ko. Lumiit na ako talaga. Ayan. Mag-gym tayo ulit. Kasi alam nyo guys, dati lumalaban ako sa competition. Natigil ako, napalayo ako na napalayo. Pero walang problema ba sa akin yun. Retire na ako sa ano. Pero papakita ko sa inyo mga sekreto pagpapalaki ng gusto mong palaki ng katawan. So yung mga sa FB friends ko na nagsasabi na yung profile ko, hindi ako yun. Ayan, makita nyo ako sa personal. Hindi ako guwapo ah.
Di ako guwapo. Di ako guwapo. All my friends and from Facebook. You know, you see me in personally. I share this video so that you are not thinking who is on the profile picture on my Facebook. That is me personally. Not it's not unedited. So the girls behind who chatting with me, please don't chat me like that. I'm not the kind of person to be talk. Not good. Hindi maganda yung mga ganun na chat. Hindi ako ganun kadali na maka-chat. Kaya hindi ko kayo rin i-replyan sa chat. Kasi alam ko naman na hindi rin maganda. Baka mamaya sinusubukan nyo lang ako. Ako masisira, di ba? Tapos ipopost nyo sa Facebook natin na ganito pala yung klase ng tao na ko. Sira tayo. Ayan. Although kahit sabihin nyo na ganun yung mga Facebook friend ko, wala yun. Mga Facebook friend ko, IG friends ko. Siyempre, nakikipagkaibigan lang tayo. Hanggang doon lang. Diba? Hanggang doon lang tayo. Kung may gusto makipagkwentuhan, makipagkwentuhan. Pagdating ng advice, pwede rin tayo mag-advise. Marunong din tayo yan. Ayan. Pero sarili natin, hindi natin ma-advise ha. Nagawa ko lang itong mga vlog na ganito, video-video, kasi nga, sa totoo lang, baka sakali lang ako. Nagagpa nga. Kaso nga lang, ang problema kasi, sa ganitong panahon ng pandemic, walang magawa ang tao. Kaya bak, tignan nyo, ang daming naglabasa na vlogger ngayon. Pero yung mga nagsinauna, di ba, hindi pa pinapansin dati ang vlog, YouTube, hindi pa pinapansin yan. Ngayong taon lang lumabas na talagang dumami, may lugar pa na... ano talaga, pumutok ang YouTube. Iisang grupo na lang, di ba? Ayan. Isang, inya ay isang lugar, magkakapit ba niya, halos lahat, YouTuber na. Yun. Yun ang sinanano ko. Ang daming nagkakatok, kaso wala naman tayong pera. Wala tayong maibigay. Kaya ganun lang. Sa ulitin na lang pag medyo maganda-ganda ang kitaan. Ayan, mga ka-helper ng buhay. So ganun na nga. Merry Merry Christmas sa inyong lahat, mga Facebook friends ko. Huwag nyo na akong i-chat pag hindi rin maganda yung mga chinachat nyo. Mapapaya lang kayo sa akin, mga girls. Observe disiplina. Doon nakalagay yung buto ng ano. Hindi ako ganun kababaw na lalaki. Hindi ako ganun kababaw na lalaki na i-chat nyo lang ng mga ganun-ganun. Okay. Ayan. Pasensya na kayo for disappointing you. Friends lang tayo. Friends. Ayan, inulit ko. Paano naman yung channel ko? Chris Life TV. Paki-like na lang, subscribe, and paki-pindot na rin yung notification. Pa-support naman mga idol, patulong. Para kahit papano, kung medyo gumanda-ganda tayo yung sitwasyon, na yun, kung kikita naman tayo, makatulong para sa pamilya. Gusto ko rin maging maayos sa pamilya. Hindi laging araw-araw na lang, pinoproblema ang budget. Panahon na ngayon, panahon ng pandemic. Diba? Eh no, ang dami mo muna pa maskuhan, brad, ha. Pero mga candy, brad, ha. Oh. Chocolate pa. Oh, may candy pa. Ayan, mga ka-helper, mga idol. Pagkain na pinamamaskuhan ng mga bata. Ano bang lasa nito? Tignan nyo natin. Ayan. Ayan, bubble gum. Diyos ko. Sira na ang ngipin ko sa ano, bubble gum pack. Ayan. Mga ka-idol, mga ka-helper. Merry Merry Christmas sa inyo lahat na makapapanood sa video ko na to. Sana'y lagi kayong nasa mabuting lagay para sa lubong ng bagong taon.
give lang akong Christmas. Kahit wala tayong pera. Okay lang yun. Pera lang yan. Pera, madali lang. Pero kaibigan, mahirapan natin. Makontento na tayo kung ano meron tayo. Huwag na tayong maghangat. Ayan. Kami, nanta namin wala. Tulog lang. Bumili lang kami ng ulam namin. Kakunan namin. Almusal namin. Yun na yun. Kasi nasanay kami dati kasi pag naghahanda kami, talagang bunga. Pero makikita namin ang daming nasisira. Hindi naman sila kumakain. Namimigay ang mga kapitbahay natin na magbabait. Yun, dun na lang. Si isa lang naman ang gusto nila. Pera lang. Ayaw nila na pagkain. Pera ang gusto nila. Yung mga nandito sa bahay, ayaw nila pagkain pera. Mas masaya sila dun kaysa sa pagkain. Yun. Kaya walang handagano dito sa bahay namin. Kasi ang mga bata ngayon, madalang na yung mga ganitong pamasko. Pamasko yaw, ganyan. Ganyan, pamasko. Bibigay mo sa bata ganitong pamasko. Okay, tama yun. Namigay ka pagkain. Pero sa loob-loob ng bata, minsan, sinasabi pa rin, puro naman chichirya yung binibigay. Di man lang makaan. Sa reaction pa lang ng bata, alam mo na pag inabog ito. Hindi natin kapanahunan to, kapanahunan pa natin to. Ngayon, hindi na, iba na yung hinahanap ng mga bata ngayon. Pero salamat pa rin sa namasko dahil lang may nagbigay ng pamasko. Mga bata. Ayan. Nanay, tatay ko sa probinsya, Merry Christmas. Mga kaibigan ko sa probinsya, Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Taga SM Manila, dati mga kasama ko, mga kaibigan sa SM Manila, may pasok kayo mamaya, alas 12, hala. May pasok na naman kayo. Ano guys, malaking bagay na umalis na rin ako sa trabaho ko sa SM Manila, bilang isang security. Dahil meron na yung sinabi dati ng manager ko. Within, kapag umabot ka ng 35 years old, at nakita mo sa trabaho mo na wala kang asenso, chupi ka na, umalis ka na lang. Ibig sabihin yung trabaho na yun, hindi yan para sa'yo. Kasi unang-una, kapag tumagal ka sa trabaho mo, nag-apply ka ng trabaho, 21 years old, at pumalo ka na ng 35 years old, at wala pa rin nangyari sa buhay mo, nakakautang ka pa, nagkakautang ka pa, sagad na sagad ka. Pag may kinikita ka, wala na natitira, resibo lang. Sabi ng manager ko, better get resign. Maghanap ka na ibang trabaho. Trabaho. Sabi mo, naisip ko, trabaho walang amo. Yun, pinaka the best. Trabaho walang amo. Sarili mo manage, time management. Sarili mo. Ikaw magpapatakbo ng buhay mo sa walang kumokontrol. Yan. Yan. Sinasabi ko lang to sa mga ka-healthcare. Marami na akong pinagdanaanan na pinagkagalit sa trabaho. Isang buwan, kumikita ko, 31,000. Nasubukan ko yun. Tumagal din ako ng ano dun. Kaso, ganun din. Mahirap pag may amo ka talaga. Mas masarap yung wala kang amo. Yan, mga ka-healthcare, ang buhay. Wala nang uri ng trabaho, napasukan ko. Bouncer ako. VIP escort ako. Armor escort ako. Wala kang nangyayari. Ayan, nag-resign ako sa trabaho. Sabi ko, salubungin ko na lang ang tagirap. At least wala akong amo. Basta kakain ako 3 beses sa isang araw. Pinaka-the-best yun. Ayan, ingay sa labas. Mga bata. Ayan. Ingay. Sa trabaho, may nagpo-construction. Ayan. Construction sila. So yan, hanggang dito na lang at mag-almusal muna ako yung sinangag ko, kakaya pa, di ba ako nag-almusal, alas 10 na, alas 11 na, yan. Okay, ganito ang Pasko namin lagi dito. Wala sa kondisyon ng kain. Kung sinong gutom, yun ang kakain. Walang sabay-sabay. Nakaugalian na yun. Basta may pagkain dyan, may makain, okay, kain. Kung wala, wala. Ganun lang talaga. Ka-helper, idol, hanggang dito na lahat. Maraming salamat.
sa inyong lahat. Naway, gabayin kayo ng Diyos sa araw ng Paso at sa pagsalubong ng bagong taon. Merry Merry Christmas. Happy New Year sa inyo lahat. Buong mundo. Bye-bye.